tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang, Luha. Ano yung nakita ko? Si Kuya Aktun, may inakbayang babae. At nang makita ko, si Auntie Adele. Totoo ba yung nakita ko o nananaginip lamang ako? Pero narinig ko ang usapan niya nila. Dinig na dinig ko ang pagtawag sa kanya ng sweetheart ni Auntie Adele. Totoo ba ang hinala ko? May relasyon ba sina Kuya Anton at Auntie Adele? Mayroon ba? Oh, Elsa, pamangkin. Naririyan ka na pala. Oh, kumusta? Eh, talagang tinutubo na huwag dumaan sa highway. Natroma ka na yata talaga. Ubay tamang-tama ang ating mo. May masarap na pagkain naghihintay sa'yo. Umorder ako ng pagkain sa labas. Oh, okay lang ba sa'yo, pamangkin? Okay ka lang ba? Elsa! Oo? Batang ito, natroma na yata sa pagkakahuli mo ng LTO sa op. Kinukuha sa dana. O, hindi bale. Chance to experience yan. Uncles, uuwi na ho muna ako sa bahay. Ha? Ano? May kinakausap pa kita eh. Eh, pasensya na po, Uncle. Pero bigla po kasing sumakit ang ulo ko eh. Sige po, uwi na po ako. Sige. Nako, ano kayang nangyari sa batang yon? Bakit parang natutulala at nagmamadali? Ano kayang nangyari? Ginagawa ni Auntie Adele. Sa dinami-dami ng mga taong pwede kong makita, bakit sila pa? Totoo ba ang hinala ko na may relasyon sina Auntie Adele at Kuya Anton? Elsa? Ikaw pala, ate. Alam mo, kagabi pa kita napapansin, bakit ang tahi-tahimik mo? May problema ba? Wala. Sinasabi ko na nga ba eh, magtapat ka nga sa akin? Ano bang problema mo? Ano, Elsa? Ate, may babae si Kuya Anton. Ano? At alam niyo kung sino ang babae yun? Si Auntie Adele. Sa Auntie Adele ang kanyang kalaguyo. Hindi totoo yung sinasabi mo! Hindi totoo yung sinasabi mo, Elsa! Ikinalulungkot ko, ate. Si Kuya Anton, ang nakita ko. Kung niluloko ka ni Kuya Anton, hindi ko yun magagawa. Kaya kailangan ipagtapat ko sa'yo kahit na alam kong masasaktan ka sa katotohanan nito. Paano nagawa sa akin ni Anton ito? Paano, Elsa? Bakit nagawa niya akong lukuhin? Bakit?
Nako, ano kayang nangyari sa batang yun? Biglang lang ba yung kinikilos? Kanina ang saya-saya pa, nakausap ko siya sa cellphone. Pero ngayon, nung pagdating niya rito, parang natulala at hindi mo maintindihan kung anong nangyari sa kanya. Bakit kaya? Tumatawag. Sino kaya? Hello? Oh, ay kakaalis lamang ni Anton. Ganun ba? Sige, salamat. Bye. Ay, naku, kakaalis lamang daw ni Anton. Samantalang, kanina pa ako tumatawag. Teka, sasamantalahin ko na ang pagkakataon ito. Kakababa ko lang ng telepono, may tumatawag na naman sa akin. Hello? Ano bang nangyayari sa'yo? At bihira mo na naman akong tawagan. Pati text mo ay ang iiksin na ngayon. Napaka-ipokrita talaga ng babae ito. Pasensya ka na, medyo pagod lamang ako kasi nitong mga nakaraang araw. Isa nga pala, nasaan ka ba ngayon? Nandito ako sa office. Ganun ba? Sige, bye. Ate ka muna. Oh, bakit? Ano bang nangyayari sa'yo? At bihira mo na akong tawagan. Kahit text mo, ay maiksi na ngayon. Pasensya ka na. Medyo pagod lamang ako nito mga nakaraang araw. Sige, babay na. Ano? Ngayon nga lang kita nakausap eh. Babay na kaagad. Nag-aapura kasi ako eh. Sige. Sige, bye. Malalaman ko rin ang katotohanan. Kaunting sandali lamang at makikita ko na. At malalaman ko anong mga pinaggagawa mo. Malalaman ko na. Iba na ang kinikilos ni Tata? Oo. Hindi ko na maramdaman ang dating paglalambing niya sa akin. Parang dumidistansya na siya sa akin. Hindi. Hayaan mo lang. Gusto ko naman yun eh. Dahil nandidiri ang nga ako sa kanya. Nidumamo ang katawan ko sa kanya eh. Nandidiri na ako. Kaya rin siyempre, kung lalayo ako sa kanya, paano na natatanggap na allowance ko sa kanya? Paano na ang allowance na natatanggap ko sa kanya? Idagdag pa dyan ang posisyon ko sa kumpanya niya. Baka hindi na magtatagal, mapapabiyan na rin ako isa sa mga board of directors ng kumpanya. Wala kang dapat na ikatakot. Anak niya ang pakilala mo sa anak natin. Hindi ka pagkakawalan nun. Pero may batang namamagitan sa inyong dalawa. Teka ka muna. Nagpunta tayo sa bisnesot para magpaligayahin, di ba? Hindi para pag-usapan ng problema. Sige na. Ayusin mo sarili mo. Talaga bang nananadya ka na talaga? Gabi-gabi ka na lang umuwi dito sa bahay. Kaya nga hanggat maaari, ayaw kong umuwi sa bahay dito. Wala na ako ibang naririnig kundi bunganga mo. At kaninong bunganga ang gusto mong marinig? Ang boses ng kabit mo, ganun ba? Ayaw ka na naman eh. Nagsisimula ka naman ng away. Magtapat ka nga! Sino ang babae mo? Pwede ba? Rinding-rindi na ang tingin ko sa'yo sa kasisilos mo! May nakakita sa'yo! May kasama kang babae! Nakakita lang sa
sabi na may kasamang babae. May babae na ako, kan? Aalis na nga. Galing. Huwag mong sabihin sa akin na nakimiting ka na naman at tinanong ko ang sekretarya mo at sinabi nilang wala kang kamiting itong ilang araw. Lahat ba'y kailangan sabihin ko sa sekretarya ko? Pati pagbisita ko sa mamugunan ko ay sasabihin ko sa sekretarya ko? Abay, kulang na lang na pati pagkikipag-usap ko sa mga magulang ko at kapatid ay ipapa-appointment ko. Kung bibisita ka pala sa mga magulang mo, kapatid, bakit hindi mo sabihin sa akin at alam ko naman? Biglaan naman kasi ang pagtawag sa akin. Sinabing itinagbo nila sa ospital si Itay at agaw buhay daw. Anong aasahan mong gagawin ko? Ang tawagan ka para ipaalam sa'yo na uuwi ako sa probinsya namin? Sa loob ng 2 araw, hindi mo man lang nahawakan ang cellphone mo. Para ipaalam sa akin na naroroon sa probinsya ninyo. Eh, siyempre. Marami rin kamag-anak ang nagsidatingan. Mga kapatid ko, mga pinsan ko, at mga kapatid at pinsan ni Itay, nagsidatingan eh. Asahan mo na magkukuntuhan kami. Sa tagal ba naman ng panahon hindi namin pagkikita-kita? Siyempre, sinulit namin ang mga panahong hindi kami nagkasama-sama. Kaya hindi ko nahawakan ang cellphone ko para tawagan ka. Anton? Sabik na sabik talaga ako sa iyo. Mahal na mahal kita, Anton. Teka, baka magising itong anak mong kalong-kalong ko. Problema ba yan? Hindi, pasok mo na at ihiga sa kama niya. Miss na miss na kati si Star. Miss na kita. Talaga? Ipasok mo muna itong bata sa kwarto niya. Doon na rin tayo. Iba ka talaga sa lahat ng babae. Kaya nga hindi kita may iwan-iwan eh. Dahil napakaganda mo. Ikaw ang buhay ko, Anton. Pamulin akong iwan. Anong ibig sabihin nito? Pareho kayong hubot-hubot sa loob ng kwarto ko. At sa iba mo ng kama. Mga walang hiya! Anong ibig sabihin nito? Marcia, magpapaliwanag ako. Marcia! Marcia! Sandali! Marcia! Paano mo ito magawa sa akin, Adele? Paano? Pidring, magpapaliwanag ako. Ngayon, may pagkakailan mo ba ang nakita namin, ha, Adele? Ipagkakailan mo pa ba? Pidring. Napakawalang hiya mo. Pidring, patawarin mo ako. Minahal kita, inalagaan. Pinakain kita, binihisan. Ito lang palang igaganti mo sa akin. Asawa pa ng pamangkin ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yun?
Alam mo ba, Adel? Patawarin mo na ako, Bedrick. Ang kapal ng mukha mo. Pero kung kinamit mo para ipatay yung bahay na ito, napakawalang hiya mo. Lumayas ka na yun rin sa pagmamahal ito. Bedrick, huwag! Lumayas ka! Magpapaliwanag ako sa'yo. Ano pa ipapaliwanag mo, ha? Ano? Marcia, sandali. Marcia, sandali na. Sandali na. Mag-usap tayo. Lumayas ka sa bahay na to! Lumayas ka! Ayoko na makita pa ang pagpapunga mo! Lumayas ka! Marcia, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Ano pa pag-usapan natin, ha? Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Anton! Pakinggan mo muna ako, Marcia. Pakiusap. Ano pa ipapaliwanag mo sa akin? Napakaliwanag na niloko mo ako. Niloko mo ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakasaw, Marcia. Magpapangon ako. Pagkatapos ng ginawa mo, ang lakas pa rin ang loob mong magpakita sa akin. Marcia. Lumayas ka sa pamamahay ko! Hindi kita kailangan! Lumayas ka na! Umalis ka na! Ayaw na kitang makita! Umalis ka na! I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. Alang-alang sa mga panahong pinasaya mo ako, bibigyan pa kita ng isa hanggang dalawang linggo para lisanin mo ang bahay na ito. Dahil akin ang bahay na ito. Walang-wala ka nang dumating ka sa buhay ko. Ang nakasuot lamang sa'yo ang dala mo na damit na pumasok ka sa buhay ko. At ang kasuotan mo rin yun ang isusuot mo palabas sa bahay na ito. Pero, Bedrick... Pero kung ginastos at pinagpatay mo ng bahay na ito, kaya akin ang bahay na ito. Pero, ayoko nang magkaroon pa ng alaala sa'yo. Kaya, umalis ka na. Mga kasama, gibayin ninyo ang bahay na ito. Anong ibig mo sabihin, Bedrick? Wala ka nang pakialam kung anong gusto kong gawin sa bahay na ito. Hindi. Hindi mo magagawa yan. Anong hindi ko magagawa? Pero kung ginastos mo sa pagpapagawa ng bahay na ito, wala ka ni isang kusing na ambag sa bahay na ito. At maging ang lahat na nakasuot sa iyo, pera at nanggaling sa akin yan, kaya bibigyan kita ng isa hanggang dalawang linggo. Panalisanin mo ang bahay na ito. Kaya... maghanda ka na dahil hindi na kita kailangan sa buhay ko! Ati Marcia mo, nandiyan ba siya? Gusto ko sana siya makausap. Huli ka na, kuya. Malamang ay nakasakay na siya ng eroplano ngayon. Ah, eroplano? Anong ibig mong sabihin? Nang ibang bansa na si ate. At malamang ay magtatagal na siya doon. Hindi.
ba siya? Ngayon ko lamang napagtanto. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Patawad. Mahal na mahal kita, Marcia. Sana'y mapatawad mo ako at maging masaya ka na sa bagong buhay na tatahakin mo. Marcia, patawad. Patawad mo ako. Mag-isip muna bagong saktan ang isang tao na nagpadama ng pagmamahal para hindi masira ang buhay ng bawat isa. Dapat mong mahalin ang taong tunay ang pagmamahal at nagbigay ginhawa sa iyong buhay. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinambok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nang ating suyuan, lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan, pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw